tayo na may camera eh. Tatrip ng ano eh. Ano, nagpunta na ganito ka Gampang? Kasi si Dr. Gampang nagpa-request sa mga pimping nagkasabi sa inyo, bakit ano ba ang purpose niya, bakit nag-cover kayo? Kung mag-perfeso ba kayo? Ano? Kasi nakita ka namin sa mga guard namin nag-cover kayo. Ay, ano pong problema? Eh, public po ito. Huh? Paano pong nangyaring bawal? Ang privacy act po pumapasok po kung privado po ito. This is a public hospital po. Ano pong nilalabag namin? Publiko po ito. May nakalagay po ba na Sambanga Medical Center private? Yeah. Ano private po? Government. Government. Oh, government po, which is public, sir. Dita, tumod ni mo. Ikaw ang hod. Paglagdahan po ang mga pistila ka. Samang ka na kita pagani kita bangan, ikaw pa. Bagunong magbuha ka matero, manire. Ongoing sir yung retrieving sir. Nakatutok po ngayon si Kuya Isley sa pagre-retrieve po nung team ng technician po, yung COP sir. Ipinapatawag po ngayon yung technician para ma-retrieve po. Sa labas, diba? Yes sir. Tinignan niyo yung blabber ng March 30? Yes sir. March 1st? Yes sir. April 1st? Kritikal ang misyon na ito ng bitag. Unang misyon, suriin ang laman ng CCTV ng Pagadian Police Station ng March 28, 2021. Araw na kung saan, binugbog umano si Romel ni Police Corporal Wilito Nuenya sa loob mismo ng presinto. Ito rin yung araw na ito na dumating ang 4 na sundalo ng Philippine Army 1st Tabak Division. Ang mga sundalo umano ang kumumpronta kay Corporal Nuenya para palayain si Romel. Ikalawang misyon, bulat-latin ang nilalaman ng blatter ng presinto ng 28 ng Marso kung saan nagsampa umano ng reklamo si Romel laban sa mga doktor ng Zamboanga del Sur Medical Center. Yes, sir. Tinignan niyo yung blabber ng March 30? Yes, sir. March 31st and March 1st? Yes, sir. April 1st? Opo. Wala ka nakita sa blabber, walang punit yung blabber. Anong base yung blabber? Book na yan? Malaking book? Malaking book siya, sir. Walang anything na trace na may punit. Kasi yung pinaka-blabber is may numbering din sa taas, sir. Tapos walang trace po ng dinanggal or pinunit. Kasi magkakasunod talaga siya, sir, eh. Wala sa platter na dumating sa Romel ng March 31st? Wala, sir. As in, wala po doon na nakalagay sa platter. Pwede kasing nangyari na hindi na platter yan. Normally, may mga situations na unless kung may incident din nangyari, may pangbakat sa loob, mm-hmm, or may dinala na preso, or etc. May nag-complain or something to do na dito kasi parang nagpatay lang siya ng complain. So, we don't really know what happened there. Critical itong CCTV eh. Opo, sir. Critical yung contact with the Romel CCTV. So, hindi po pwedeng matanggal yan. So, unless may nakita kayo pura. Unang statement ni Seth, na 58. Hindi people 58 pumunta dito. Kung tinignan namin, sir, hindi nga, sir, hindi nga makita-kita yung 58, sir.
na may video na pumasok dito sa inyo sa room. Ito sa atin ha, sa atin lahat. Baka walang, baka kung mayroon mga ano dyan, hindi sa hindi na pala sa CCTV, ano? Halimbawa, halimbawa lang, may bugbugan. Siyempre, hindi mo makita dyan, di ba? O baka hilahin sa kilid-gilid, kung mayroon man. Diba, diba? Diba? So, hindi tayo pwede mag-relay rin dyan. Matulog sa atin, susumbong sa atin. Pag hindi na nagsumbong sa atin yan, hindi mo na nagtiwala sa atin. Pag hindi makita kayo niyan, ako magpapayal ng kaso. Hindi mo matamahan, hindi siya kayo. Sa imbestigasyon ng bitag, walang nakasulat sa blotter ng Pagadian Police Station na nagreklamo si Romel Aguilar noong 28 ng Marso. Maging sa mga petsa ng March 29, March 30, March 31 at April 1st, ang CCTV ng Pagadian Police Station hindi na ma-retrieve o ma-playback ang mga video ng mga nasabing petsa. Critical ang laman ng CCTV para makita sana kung may apat na sundalo ng 1st Tabak Division na sumaklolo kay Romel alinman sa mga nabanggit na petsa. Ayon kay Pagadian City Police Chief na si Colonel Arson Asadil, ipapasuri nila ang mismong hard drive ng kanilang CCTV sa PNP Cybercrime Division sa Maynila. Masasabi ko lang po kay Mr. Romel Aguilar, hindi yun totoo. Wala pong katotohanan yan. Nasisira na po yung ano ngayon, reputasyon. Naggawa niya ang magsinungaling. Kaya gusto masasabi ko lang, sabihin mo na yung totoo. Yung allegation niya, ma'am, walang katotohanan po yan. Kahit kusi sa Bisaya yan, hindi ko siya ginalaw. Kahit ano ba yan sa Tagalog yung kusi? Kurot, kahit kurot, ma'am, hindi yan siya nakatikim sa akin. Wala akong ginawa sa kanya. Yung mga araw na yan, ma'am, walang mga sundalo pong dumalaw sa aming police station. Hindi ko lang alam kung anong motibo ni Mr. Romel. Bakit sinali pa niya yung Philippine Army na wala naman dumating talaga na sundalo. Bawal po sa amin ang mag-duty na naka-civilian clothes po, ma'am. Kahit hindi ka-duty, pag pumasok ka sa isang police station, hindi rin pwedeng na mag-civilian tayo. Tumanggi si Corporal Nuena na sumailalim sa polygraph test sa harap mismo ng kanyang hepe na si Colonel Asadil at mga investigador ng Provincial Police Internal Affairs Service. Taliwas ito sa interview kay Corporal Nuena sa pambansang sumbungan kung saan tinanggap niya ang hamon na sumailalim sa polygraph test. Ayon kay Corporal Nuena, sa hukuman na lang daw siya sasagot kung may isa sa pangkaso laban sa kanya. Sana sa imo importante na eh. Kinahanglan tupad ka sa akong mga pamutana sa imo ang pasabot ka, Genevieve. Yes, sir. Sa Pagadian Health Center, Genevieve, pag-ando ninyo sa Sambuanga Dulsur Medical Center, kinalama po ng ambulansya or motor lang, sidecar? Sidecar ah. Wala gagawag ambulansya. Nga naman giingon ang banan imo si Romel na ang nagdala sa imo sa inyo ah. Paadto dito sa Sambuanga del Sur Medical Center, ambulansya ng Pagadian City Health. Wala ambulansya man. So, unsa man ang gisakyan ninyo, ambulansya, tricycle. Tricycle, man. Kining tricycle, ibayaran ninyo. Oh. Naaboy mo kauban. Kamirang rumil dito. Genevieve, kanto dito sa hospital, sino ang doktor ang nagpanaw sa imo una pag-abot ninyo sa hospital? May kaning Marso 24. Si Dr. De Castro o si Dr. Pastoriza? Dr. De Castro, sir. Kunya, si Dr. De Castro ang nagpa-ultrasound sa imo para dalhod ka sa emergency room. Katong gihimo ng examination or kaning i-ultrasound ikaw diha sa
ultrasound room. Naabay doktor nagtanaw sa imo o nurse? Naay nurse, lantaw na ako. Nurse na, wala doktor? Wala. Unsa man gihimo sa imo sa ultrasound, naabay TV screen na nakita nimo sa imo suit ng imutihan na naay kaning baby nimo patay na o buhay pa? Unsa man giingon sa imo kung gitagin check up ka, naabay TV screen na gipakita sa imo sa suit ng imutihan? Wala sa gisultin ako yung patay ng bata sa tiyan. Wala sa giingon. Si Clitor Manila. Nakita nimo sa may parang TV ba o computer screen na kita nimo sa suit ng imutihan na kita nimo ang baby nimo? Kita na ko, buhi pa. Kita na. Wa ba nag-ingon sa imo o kinichinipi? Dinhi sa ultrasound, nag-imo baby patay na o nag-imo baby okay? Wala. Gusto na, kung saan nag-iingon sa imo, nurse o doktor? Wala sa giingon ako, patay ng bata. Wa siyang giingon na patay ng bata? Wala. Ati nimo ang imong bata diya sa sunang muli ang buhay pa? Buhi pa man to. Unsa bang gihimo nimo? Natuog ka lang, pikit imo mata o katampaw ka? Unsang gihimo nimo? Katong gihimo mag-uwag silang inahimo nilang ultrasound sa imo, Genevieve? Waong katanaw. Asa pa man katanaw? Asa pa katanaw? Di ka katanaw sa screen? Wala, ilingiw ko. Babalik mo sa imo na alas 4, alas 5, nurse o doktor na 24 o 25 ng Marso na baby kinahanglan igawas na sa imo diyan kay patay ng imong baby. Wala. Kinaugma, kining 24. Kung sa manggihimo ng nurse na nagto dito sa suit ng imong tent, naabay sila ipahit sa puwerta nimo? Naa. Kung sa manang ipahit sa imo gel, or ka lang, ipahit diya sa imong puwerta? O kabal, unsa lang to? O unsa man, tugbog na ba na? O niya parang jelly na malagkit na ipahit sa gawas ng imong puwerta? Tugbog naman to. Wa pang nurse nag-ingon sa imong giling gel na ipahit na mo sa suot ng imong puwerta para magawas ka ng baby ni mong patay na sa suot ng imong tiyan? Wala. O niya, wa good nag-ingon sa imong mga nurse dito sa suit ng ospital ni gawas niya ito sa tentimon yan. Ingon sa imo, Jimmy, nakita na mo sa ultrasound na pinigin mo, baby, patay na ni. Kinahanglan ni paggawas niya sa tiyan ni mo. Wala, slagayin mo na na. Pag-abot ninyo dito sa delivery room, kunya, ikaw lang na, kung sa mang naita to, kuha suit ng delivery room para ipagwas na ang baby ni mo kung saan. Nabay doktor, pinakatao nagtanaw sa imo. O sa may na nurse, midwife o may doktor. Doktor man to. Kung saan ihimo nila, ipagawas nila yung baby ni sa suit ng imo tiyan. Ipagawas ang puwerta ni mo. Oh. Ipagawas nila ang bata sa imo puwerta na magawas na, na manganak ka na. Pagawas man nila. Ihatag bigay, ipatanaw ba sa imo ang baby? Wala. Iingon ba ng doktor, Genevieve, kining baby ni mo? Migaw-migay, ang baby ni mo patay, ang gawas na. Iingon ba sa imo patay ng baby ni mo? Wala. Ipatanaw ba sa imo ang baby ni mo? Wala. Ang gawas na ba? Wala. Wala, ipatanaw na ako. Unsang gihimo nila sa baby? Huwag kabalo, unsang naghihimo nila? Asa man nila gisud, asa man nila gibutang ang baby ni mo sa lampin, sa plastic, unsa man gihimo nila, di nga naman di rin ipatanaw ang baby sa imo. Dunggan ako na, ikuan daw sa kuan na diaper. Gibutang nila sa diaper ang baby ni mo? Oh. Kaning pagbutang sa diaper na, ibalot nila sa diaper, ipatanaw ba sa imo ang baby ni mo? Kini Genevieve, patay ng baby ni mo. Kining pagkagawas ng baby ni mo sa tiyan niya, sa suot ng tiyan ni mo, paggawas na. Ipatanaw ba sa imo ang baby para makita ni mo na ang baby ni mo patay na or buhay pa? Wala. Asa man nila gidala ang baby ni mo kung di man nag-ipatanaw sa imo, asa na gidala? Huwag ko balo. Di ipakita sa imo? Wala. Huwag pagkita sa kuha. O niya, unsa nakita po, natulog ka lang. Agoon sa bang sa huna-huna ni mo, ang imo baby buhay ba o patay? Kung nauna, buhay pa.
So, akong, ako, balik ko sa akong pangutana sa imo, wala yun nag-ingon sa imo, doktor o nurse, kining baby ni mo, patay na. Wala po. Wala yun nag-ingon sa imo sa ultrasound. Ito din sa ultrasound room, bago luwas sa baby ni mo, nag-ingon sa imo, ang imo baby patay na. Wala sa lag-ingon? Wala ba'y doktora, nagngalan doktora Pastoriza, na ingon sa imo, patay na baby ni mo? Wala. Si Dr. De Castro ni Anto sa imo para tanawin ka o niya i-ingon sa imo na ang imo baby patay na. Wala mo lugkuan. Kining Dr. Alcalas, Dr. Alcalas na doktor na lalaki, nag-ingon po sa imo, Jenny baby, patay naman ang baby ni mo. Wala sila gaingon na na. Unsa man ang kanina no, na ikaw na subo sa iyo na, na nag-hilak ka, nalagot ka, unsa man ang imo man. Naglagot ng unila. Kaya wala nang nag-asaba na ako. Nararapot na. Nakapag-imbestiga na kami na hindi na kami kakampi. Hindi kami kakampi sa iyo. Hindi kami kakampi sa doktor at sa mga nurse. Wala kami kakampi. Independente na kami magtatanong sa iyo. Ang sa amin na lang, ihanapin yung bawang katotohanan. Yes po, yes po. Hindi na importante sa akin kung ikaw si Romel na pinagtatanggol natin. Importante sagutin mo ang tanong namin. Ang tanong ko bilang investigador na hindi na ako yung sinusumpungan mo. Yes po, yes po. Nag-iimbestiga na ako at ikaw nang iniimbestigahan ko. Iniimbestigahan ko mga polis, iniimbestigahan ko mga doktora. Wala akong kapatid rito. Yes po, yes po. Inapansin kami, Romel, ang sinasabi ng isis mo, hindi raw ambulance na nagkapit sa inyo, tricycle daw. Itong tricycle, ito rin daw yung tricycle na ginamit ninyo papuntang hospital. At wala daw ba yung kasamang nurse, sabi ng isis mo. Nagkakaroon tayo ng problema rito, Romel, kasi kung sinasabi mo, inatid kayo ng nurse at gamit ang ambulansya ng health center. Hindi kaya, Romel, na narito ka na dito. Yung talagang naano ko, Sir Ben, nung time na yun kasi naghanap po kasi ako ng paraan na para mapaano po namin sa idala doon sa ospital kasi nung time na yun na paikot-ikot kami sa tricycle, yung tricycle namin na sinakyan, umayaw na po. Hindi po po ako nakakalimot, Sir Ben, basta yun po yung naano ko na. Inatid kami ng ambulansya doon sa ospital. Balik ulit ako tayo sa tanong, no? Opo. Kasi nag-interview na kami sa misis mo. Yes po. Magkaiba ang sinasabi ninyo. Yes po. Ang misis mo. So magkaiba ang sinasabi ni misis mo tulad na sa ambulansya kaya ako medyo nag-aalangan. Opo. Kaya rin ang tinatanong dito. Opo. Ang misis mo ang sinasabi niya, kung narintra na sinakyan niyang tricycle na ikot-ikot doon sa mga ospital hanggang pumunta kayo, balik kayo doon sa health center. Opo. Pagkatapos pagbalik niyo ng health center, dapat sinabi ng health center dating kayo sa ospital gamit ang kanilang emergency vehicle. Dapat alam yun doon sa dispatch. Dapat alam doon sa health center at mga nurse or health workers sa health center. Apa. Na pinagadala kayo sa ospital dahil emergency. Apa. Bakit wala doon sa regulated ng pagdating ng health center ng March 24 na dinala kayo? Yun na po yung hindi ko sasagot, Sir Ben, kasi nung time na yon, Sir Ben, na andun po kami sa CTL, mayroon, nagtanong po ako sa sa nurse doon na lalaki na baka po pwede nyo kaming tulungan nung time na, nung mga araw na yon, Sir Ben, agad na po siyang tumulong sa akin. Ang sabi niya, asan ba yung asawa mo? Isasakay natin. Nung isinakay namin yung asawa ko, iningian niya kami ng referral, binigay ko naman yung referral sa kanya. Tapos sinamahan kami, kung saan yung doktor na nakasulat doon sa referral, doon kami hinatid niya. Doon po kay Dr. Romalin Paranal de Castro. Bakit siya kayo doon, Paranal de Castro? Kasi... Hindi ba dapat sa emergency mo na yan? Dinritso po kami sa OPD, sir. Yun po yung nakasulat doon sa referral po na nakalagay, sir. Sa OPD, Outpatient Department. Opo. Sino unang tumingin sa inyo sa emergency? Ang unang tumingin po sa amin, sir, diniritso po kaagad kami sa tanggapan ni Dr. Romalin Paranal de Castro ko, sir. Alright. So ngayon, uulitin ko rin ang pakinggan na ako na may hindi kaya dapat tricycle. Ikaw lang at saka misis mo, tricycle driver, dinala kayo sa may emergency na. Hindi po. Kasi una, kasi kung dinala kayo sa hospital ng health center,
bakit kayo dadaling kay Paranal de Castro? Wala na, hindi pa naman kilala si Paranal de Castro. Dapat na dapat nilalagay sa emergency. Archie, yes, sir. Ang logbook ng Pagabihan Health Center dated March 24 at about 11 o'clock na kung saan sinasabi na rin ngayon na bumalik sila pagkatapos sabihin sila ng tulong at sinabi ng health worker sa loob ng health center na sumulat ka dyan na nagpapatunay na ikaw humingi ng tulong. Anong sinulat mo sa logbook, Romel? Pangalan ko po, sir, at saka signature ko po. Anong sinulat mo roon? Ang isinulat ko po doon sa logbook, sir, na ako po, si Romel, na humihingi po ako ng tulong para may-assist po kami sa Zamboanga Medical Center po. Misyon ng bitag. Una, imbestigahan ang Pagadian City Health kung totoong dinala ng kanilang ambulansya ang pasyenteng si Genevieve kasama si Romel patungo ng Zamboanga del Sur Medical Center. Ikalawa, ituro ni Romel ang driver ng ambulansya at nurse ng Pagadian City Health Center na nagdala sa kanila sa Zamboanga del Sur Medical Center. Ito yung first ng March 24. Ang walang nakalagay na note. Uh-oh. Wala siyang nilagay kung ilang taon. Yan ang nilagay ko anong request niya. Sir, tinundok ka na ko, sir. Yung March, sir, dito na pumunta ko dito. Actually, hindi ko kami, sir, kasi... Kasing laki na yung, ano, sir, eh, yung tumulong sa akin, eh. Tapos... Naka-uniform siya ng Pagadian City, yung orange, sir, dito. Tapos yung kasamahan niya, sir, ganito rin katangkad, sir. Mapayat din po, sir. Tinuro ba ni Romel kung sino yung nagdala sa kanya sa hospital? Na-identify niya ba? Yes, sir. Na-identify niya kanina. Kasi pinaka-dalawa, sir. Naalaala mo na dinala niyo siya sa hospital kasama kanya misis? Wala talaga akong maalala, sir. Hindi kami nakapunta doon. Nagdala ng ano, sir, yung buntis, sir. Lahat po ng dinadala namin doon, sir, is ano, sir, positive sa RT-PCR, sir, sa swab test. Levy, may tatanong na ako sa iyo. Ano? Sinasabi na Romel, may kasama siya ng driver, kasama doon ng health worker o nurse papunta ng hospital. Ikaw ba yun? Kayo ba yun? Hindi po ako yun, sir, kasi... Hindi po yan ang trabaho ko, sir. Iba yung trabaho ko, sir. Doon ako sa field, magpintura. Wala po akong matandaan, sir, kasi hindi po yung trabaho ko, sir. Salamat, salamat. Romel, bakit hindi na ikaw kilala? Bakit napasulat ang pangalan ba dyan? Ano bang alwan totoo? Dinala ka pa sa hospital? Or imahinasyon mo na? Ano ba nangyari? O nalilito ka na? Dahil sa sobrang pinambahan mo, pakipaliwanag sa akin. Bakit naituro mo yung dalawa na yan? Tapos sinasabi nila, di naman daw nangyari yan. Nung time kasi po yun, sir, nung pinapirma po ako ni sir, ang sabi ni sir, pumirma ka din. Yung kinausap mo, sir, na ang sabi sa... Sino yung sir magpapirma sa'yo? Daryl Memoranda, sir. Ano ba ito? Ba't mo pinapirma si Romel dyan sa life? Kasi, sir, yung protocol natin, sir, sa health protocol, yung sinong papasok sa health facilities natin, sir, maglalagbook, sir, for contact tracing purposes. Tinawag mo ang nurse tapos sumulat hindi, yung nurse. Hindi, sir. Lumapit yung nurse sa amin, sir. Lumapit yung nurse? Yung isang babae, yung babae, yes, sir. Babae, yes, sir. Babae, yung kasama. Babae, sir. Kasama namin dito. Alright, babae nurse. So, kinausap si Romel? Yes, sir. Sila na nag-usap, sir. Ang nurse, Carlene, may claim si Romel na ginamit ata or hinapit siya ng L300 band na may stretcher. Palagay mo kaya magagawa ng mga tao natin na parang dalhin or strictly walang request, walang dispatch? Wala po, sir. Wala po akong maalala, sir. Wala po talaga. Wala. Okay. Sige. Sa labas ng Pagadian Health Center, si Genevieve, naiinip na, nahihirapan na ang bitag na kausapin siya. Genevieve, kamusta ka na, Genevieve?
nakikinig po siya pero hindi lang po talaga siya nagsasalita, sir. Ang kinainisan lang talaga ng asawa ko, sir, yung kasamahan ko sa boarding house, sir. In-interview daw sila sa Anonigob para magtestigo daw sila doon sa kanila. Ang sabi ko, ba't kayo magtitestigo doon? Eh, kami na nga yung naapi. Eh, ba't doon pa kayo naisipan na pumunta? Mag-away kayo? Ah, hindi po, sir. Hindi po kami nag-away. Napagalaman ng bitag ng dahilan ng pagwawala ni Genevieve ay dahil gusto niyang makuha ang kanilang mga gamit sa boarding house. Kasama ang pagadian sa PNP SWAT, sinamahan si Genevieve at si Romel na makuha ang kanilang mga gamit sa boarding house. Sa boarding house nila Romel. Itong kandado, nakaganyan na yung kandado. Imbis na ginanunto namin, nilak namin ngayon, nakaganyan na pagdating namin. Tapos ito, nakatali na. Pinasok umano ang kanilang kwarto. Nawawala raw ang kanilang medical certificate ng Cabahog Hospital na magpapatunay ng pambubugbog sa kanya ni Corporal Nuena sa loob ng presinto. Isa lang ang anuin ko dito, mami. Ang sabi kasi sa akin ni Giswell, kung mayroon akong medical. Isa lang po talaga yung sinususpitsa ko dito, yung tinawagan mong PIO. Naghiwalay ang dalawang bitag investigator. Team A, tutungo sa Pagadian City NBI District Office. Sasamahan si Romel na magsampa ng reklamo at magbigay ng sinumpaang salaysay laban sa mga doktor ng Zamboanga del Sur Medical Center. Team B, tutungo sa Zamboanga del Sur Medical Center, naka-standby lang sa labas ng ospital. Habang hinihintay ng bitag ang kanilang kasagutan sa liham na ipinadala ng bitag kay Attorney Adonis Dexter Conejos, sa isasagawang interview kay Dr. Anatalio Cagampang, OIC ng Zamboanga del Sur Medical Center. Kita rin tayo na may camera eh. Ano, nagpunta na ganito ko Gampang kasi si Dr. Gampang nagpa-request sa mga PNP nga nagkasabi sa inyo bakit ano ba ang purpose niya bakit nag-cover kayo? Kung mga PNP iso ba kayo? Kasi nakita ka namin sa mga guard namin nag-cover kayo. Ay, ano pong problema? Eh, public po ito. Paano pong nangyaring bawal? Ang privacy act po pumapasok po kung privado po ito. This is a public hospital po. Ano pong nilalabag namin? Publiko po ito. May nakalagay po ba na Zamboanga Medical Center private? Yeah. Ano private po? Government po, which is public, sir. Kailangan natin kumiling pa sila magpa-interview.
12:75 imo nagikwat, imo nagi kita nakita na nimo gawas sa pulo sa ingon nimo dito. I-report na ko kay doktora di Castro sa sulod sa emergency room. Naman siya dito galingkod. Okay. Pag-report na ko akong ginan. O gani nag-istorya ka dito anak karon diri na sa statement wala nimo kuhatagi. Mahim. Sinsalo. Katong importante, kinahanglan to. Dili ang dili importante. O sige, padayon. Sulod ako sa emergency room na siya dito galingkod. Adi, dito sa to sa puerta, alas 12 unto. Alas 12 unto. Nakita nimo, gawas ng ulo. Gawas ng ulo. Okay, dagan ka sa yaha. Tungas sa emergency room. Okay, pagdagan nimo, sa mo inyong sa yaha. Abot ako dito siya, naman siya dito galingkod. Ako sabihin na naman, mayong unto. Gawas ng ulo sa bata. Basta okay. Hindi na ninyo asisan. Okay. Ang yung ingon, yan ako na asisan ninyo asawa. Kaya pa na namatay. Ana. Muna. Piruntahan ng bitag ang J. Cabahog General Hospital. Ito'y upang kumpirmahin kung nasa record nga nila si Romel Aguilar na umano'y kumuha ng medical certificate dahil sa umano'y pambubugbog ni Corporal Wilito Nuena noong March 30 o March 31st, 2021. Wala rin Aguilar. Ano? Wala siya dito talaga doon. Aguilar Romel, wala. Oo. March 30, 2021, wala talaga. Walang Romel Aguilar. Pusang loob mo ba itong binigay sa amin? Apo. Lahat man na nakalagay dito ay pawang katotohanan lamang. Apo. Pakitaas ang iyong kamay. Handa ka bang lumagda sa salaysay na ito? Sa ilalim ng isang pandarumpa? Apo. Alam mo ba na pwede kang kasuhan pag mayroong hindi totoo dito sa Apo. Sinumpang salaysay mo? Apo.